parted the raging sea. My God, He holds the victory. Bago natin basahin yung ating text. Hindi, basahin muna po natin yung ating pong text. James chapter 1, it says in verses 5 up to verse 8. Verse 8. Sabi po dito, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." Mga kapatid, gaano ba ka-importante ang wisdom sa atin pong mga buhay, lalong-lalo na kapag may dinadaanan po tayong mga pagsubok. Di po ba napakahirap kasi kailangan po natin gumawa ng mga desisyon at alam natin na yung mga decisions na yun po pwede po nitong impluensyahan o apektuhan ang di lamang po sarili natin pero ang mga tao sa ating paligid. Di po ba? Pwede nitong apektuhan yun pong mga mahal natin sa buhay. Doon pong World War II, naalala niyo po, ang isa po sa mga leaders ng World War II ay si Winston Churchill. And Winston Churchill was forced to make a painful choice. The British Secret Service had broken the Nazi code and informed Churchill that the Germans were going to bomb Coventry. Meron siyang dalawang alternatives. The first is to evacuate the citizens and save hundreds of lives, but that would be at the expense of informing or letting the Germans know that they've broken the code. All right, so indeed that was not a good choice. The second was to take no action, which would kill hundreds, but it would keep the information flowing and possibly save many more lives. All right. Alam niyo po, siguro pipiliin natin yung number one, 'di ba? Kasi yun yung parang to save lives right away. But the choice that Churchill made was the second choice. No? So ang hirap. Churchill had to choose and he followed the second course. Mga kapatid, grabe po yung mga desisyon na kailangan nating gawin araw-araw. And thank God, kasi hindi naman tayo si Churchill. Okay, hindi tayo nilagay ni Lord sa isang posisyon na po pwedeng may mga mamatay dahil sa mga desisyong ginawa natin, di po ba? But can you just imagine yung responsibility sa ating mga ginagawang desisyon? So, paano po tayo dapat magkaroon ng wisdom sa atin pong mga pagsubok? Tingnan natin po yung atin pong outline ngayong umaga. Yung unang titingnan po natin ay wisdom is needed in trials. All right. The second is that wisdom should be prayed for. Under that, titingnan po natin is that God commands that we ask. God gives generously. Second, and then last is God gives graciously. The third main point today is wisdom should be asked in faith. And the last main point is wisdom is not given to doubters. Under this, we will look at what the doubting person looks like and why the doubting person remains a fool. All right? So, okay.
I'm sorry po. Ano ba yung nilagay ko dito? Consequences po pala. All right. The consequences of doubting. So, let's look at the first one. Wisdom is needed in trials. Okay? Wisdom is needed in trials. It says in verse 4, "Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Okay? Now, ang isa pong mature na believer, sabi po dito, is a person who is lacking in nothing. Wala siyang kailangan pa kasi na-reach niya na yung pinakatugatog ng kanyang, na-reach niya na yung maturity. Alright? Now, mga kapatid, alam po natin na lahat po tayo, we are still on the path na binabago pa tayo ni Lord. Okay? We are still on the path that minamature pa tayo ng Panginoon. We are still on the path na, ika nga, we are still a work in progress. Okay? So, yun yung ating goal. For us to be mature and complete. Alright? Not lacking in anything, but we all know, Lord, malayo pa po ako. Ilan sa inyo nagsasabing, Lord, malayo pa ako sa maturity? Diba? Diba, Lord, ang layo ko pa, ganito pa ako, ganyan pa ako. Diba, ang layo ko pa, Panginoon. And lahat po tayo. And that is the reason kung bakit si James, nag-segue siya dun sa susunod na topic, which is, kung kailangan natin ng maturity, paano magiging stepping stone yung trials natin para siya mag-lead to maturity, ang ibig sabihin, kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Okay? Kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Siguro po mga kapatid, right now, hindi mo ma-imagine yung sitwasyon mo kung paano ito magiging stepping stone sa maturity. Probably, you are in a mess right now and it is as if there is no solution to your problem. Okay? Perhaps, gusot-gusot na o kaya po ay nagkabuhol-buhol yung mga circumstances ng ating buhay. Tapos, sa tingin natin, parang wala nang way out para ma-solve yung problems na yon. So, paano yun nangyari na sinasabi ng Bible na yung trials magli-lead daw to something beautiful, positive, and that is, we will become mature. Okay? We will become mature. That is why, pagdating po sa verse 5, mapapansin po natin na nag-segue na si James doon sa, "If any of you lacks wisdom," dapat daw po tayong manalangin. Ano ba ang wisdom, mga kapatid? Ang wisdom ay Sophia sa Greek. It is the essential trait that we must possess if we are to overcome our difficulties and grow to spiritual maturity and completeness. Amen po? It is the essential trait that we must possess if we want to overcome our difficulties and grow. Alright? Ano pa po ang makikita natin about wisdom? Pag meron po tayong karunungan o wisdom, ito po ang mag-enable po sa atin upang makita natin yung ating mga pagsubok sa buhay in such a way that it will serve the purposes of the Lord. Okay? So, we need wisdom upang nang sa ganon, hindi po natin aksayahin yung pong mga opportunities na binibigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay mag-mature. Kailangan natin ng karunungan. Bakit po? So that we will be enabled to persevere in times of trial. Bakit tayo nagpa-persevere in times of trial pag meron tayong wisdom? Kasi po, kapag tayo po ay may wisdom o karunungan mula sa Panginoon, meron po tayong, clear understanding ng ating pong situation. Hindi po tayo na-overwhelm, na-confuse, natuturete. Instead, when God gives us wisdom, He gives us a clear understanding of the situation. Do you need that right now in your life? A clear understanding of what you're going through right now? Alright? So, Lord, ang daming advice ako naririnig sa mga ganito, sa mga ganyan, na dapat ito yung gawin ko and all those things, diba? Pero, hindi po eh, kailangan natin yung wisdom ni Lord para nang sa ganun, yung ating pong perspective ay ayon sa salita ng Panginoon, hindi po sa human understanding.
We need wisdom because it will enable us to understand, to discern what is best in the eyes of God, so that we will carry out the will of God, so that we will respond to our trials in accordance with God's purposes rather than on our own understanding. So let's look at Proverbs chapter 2. Ito po ay text patungkol sa wisdom. Sabi rito, wisdom will save you from the ways of wicked men. Alright? From men whose words are perverse. So, karunungan daw po, tayo po ay iiwas o ililigtas sa mga gawa ng mga maluloko sa buhay. Okay? Ano pa po? Verse 16, wisdom will also save you from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words. So, ibig sabihin, wisdom will preserve us to live a pure life. Alright? It will keep us from committing immorality. Okay? Now, yun po yung bakit kailangan ng wisdom. Amen po? Mga kapatid, siguro, ngayon, ang gulo ng isip mo, ikaw ay puno ng pangamba o kaya ikaw ay puno ng pighati tapos hindi ka siguro makamove on. Alright? Hindi mo alam pa paano ka magmove on dun sa sitwasyon na meron ka ngayon kasi overwhelmed ka siguro ng sorrow, ng feelings, ng discouragement, depression, and the question is how do you move on? Brothers and sisters, we need wisdom. Alright? We need yung clear guidance, insight ni Lord dun sa ating sitwasyon, parang nang sa ganun, magkaroon ng, ano po, mas stable din yung puso natin. Kasi pag sobra tayong confused, sobra tayong overwhelmed ng sorrow, ang nangyayari po, hindi tayo makapag-isip ng diretso. So, ang nangyayari po, lalo pong nagkakamali-mali yung atin pong mga steps sa buhay. Alright? Ano po ang pangalawa? Okay, so kita na natin yung need. Kailangan natin ng wisdom para ma-discern natin yung best ng Panginoon. Ma-discern natin kung ano yung will ni Lord. Makapag-persevere tayo. Alright? Kailangan natin ng wisdom. Ngayon ang tanong ay, paano ba tayo magkakaroon nun ng wisdom? Tama po? Ang tanong po ay, saan ba yan nabibili? Saan ba yan nababasa? Saan ba yan nakukuha? Alright? So ano bang gagawin ko para ako magkaroon ng ganyan? Alright? So, mga kapatid, ito po. Wala pong exempted pagdating sa need for wisdom. Hindi dahil tayo po ay intellectual or matalino or marami tayong alam, ibig sabihin, may wisdom na tayo. Sabi nga nung isang author, natatawa siya kasi pumunta daw siya sa isang seminary. Tapos meron siya nakausap na isang magaling na theologian, si Chuck Swindoll ito. Tapos nagtataka siya kasi ang galing-galing pero yung sombrerong suot, dalawa. Okay? Dalawa yung suot na sombrero, no? So, simple lang, di ba? Pero ano nga po, it's not wisdom kasi hindi siya ibig sabihin. It's application po kasi siya ng knowledge, eh. Alright? It's an application. So, you can have so much information. Nakuha mo sa YouTube, sa TikTok. Alala nyo ba yung ngayon pala, paano magluto? Hanggang sa parang magluto, kinukuha sa TikTok. Diba? Wisdom ba yun? In 30 seconds, paano magluto ng sinaing tapos kinuha mo sa TikTok? Diba? So, hindi po eh. Mali. Mali yung mga pamamaraan ng mundo ngayon na lahat ini TikTok. Hindi po pwedeng lahat daanin sa TikTok pag may problema ka. Amen, mga kapatid. No? So, hindi lahat po pwede mong daanin sa mga documentary series sa YouTube para malaman mo kung depressed ka na problematic ka pa, tapos magsa-search ka sa Google, magsa-search ka sa YouTube, makikinig ka ng kung ano-anong mga advice, pero all the more, lalo lang gumugulo po yung ating problema. So, saan tayo dapat kumuha ng wisdom, mga kapatid? Ang wisdom o karunungan ay hinihingi kay Lord. Alright? Ito ay hinihingi sa Panginoon. Ito ay ipinagdadasal.
Nung sinabi po ni James, if any of you lacks wisdom, anong sabi niyang sunod? All right, you should ask God. All right? Now, hindi sinabi ni James ito, meaning na merong iba lacks wisdom, merong iba na meron. All right? When James said, if any of you lacks wisdom, actually, James was being tactful. He was actually allowing the people to reflect upon themselves that they are not wise. So instead of saying, we are all stupid, okay? Instead of saying, you are all stupid, we are all stupid, let's ask wisdom. So nakakatawa si James, di ba? If any of you lacks wisdom, syempre ang sagot nun, di po ba, ano po? Ako yun, di ba? Ganun dapat yung magiging sagot natin. Brothers and sisters, wisdom is not a natural human ability. Amen? It is not a natural human ability. Kaya po kahit na anong Google natin, anong YouTube natin, ano po, hindi po tayo magkakaroon ng wisdom. Okay? Lalong-lalo na pagdating po sa mga pagsubok ng buhay. It can only be attained when we ask God for it. Yung pagiging street smart, hindi yan ibig sabihin wisdom. Okay? Ngayon, ito po. Of course, may binibigay si Lord na wisdom. Kunyari po, ito nakalagay rin ito sa scriptures. Yung mga magsasaka na alam nila paano magtanim ng ganitong binhi, paano magpamunga ng ganitong halaman. Okay? Kahit yun, galing yun kay Lord. Alright? Pero ito po, yung application ng knowledge sa kung paano tayo magde-decide sa buhay natin araw-araw, mga kapatid, we need something that's divine. All right? We need something that's divine because we need the righteousness of the Lord. Okay? Wisdom is not a natural human ability and it can only be attained when we ask God for it. Why? Because wisdom belongs to God. All right? It belongs to God. Brethren, no person wants to hear that he is stupid. No person wants to hear that it's all his fault. All right? That he makes mistakes, that he needs help. Yung pride natin, nasasaktan kapag sinabing ikaw ang may kasalanan o kaya pag naisip natin na nagkamali ata ako ng desisyon. Tama po? No? Normally, we are offended or we feel yung pride po natin na apektuhan kapag yung hangga't maaari, justify natin yung mga decisions na ginawa natin sa buhay. I just wanted the best. Alright? I just wanted the best. And so on and so forth. But brothers and sisters, for us to gain maturity, we need the humility to admit we don't know everything. The humility to admit we need God's help. Amen? We need God's wisdom. Proverbs chapter 3. This is not on our slides. Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Alright? Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Alright? Alam niyo po mga kapatid kung ba't kailangan natin po ng wisdom? Kasi po, makasalanan po tayo. So yung perspective po natin, lagi po itong tainted ng atin pong flesh, tainted po ito ng atin pong selfishness, ng ating self-righteousness. So, pag hindi po pure yung pinapanggalingan ng atin pong mga decision makings, definitely, ang magiging outcome po nito, merong hindi masarap. Merong hindi, lasang hindi maganda. Ano po, mag-iiwan siya ng, sabi nga, it leaves a bad taste in the mouth. Okay? Kasi nga, bakit ganun, ano? Kasi pag ito ay hindi galing sa Panginoon. Pag hindi galing sa Panginoon, alam niyo yung parang, yung namalansya kayo ng ano, may piston sa pantalon. Tapos, di ba, pag nagkamali, hindi sakto yung seam nung kabila, tsaka nung kabila. Pag nag, ano ka, ang pangit kasi, dalawa yung piston,
dalawa yung line, tapos pag sinuot mo, ay, dalawang, ano, kasi nagsimula ka pa lang doon sa, dito pa lang, di ba? Nagsimula ka, tapos mali na. So, ano gagawin mo? Uulitin mo na naman, di ba? Para nagsaganon, isa lang yung line. Ganon din po. Obvious ba? Mahilig ako mamalansya. Di ba? Pero di ba, ganon talaga siya eh, di ba? Yung, ganon yung wisdom, kumbaga, sa umpisa, pag merong gusot, lalabas yung gusot, tuloy-tuloy yan, may consequence. Alright? Lalabas yung gusot, tuloy-tuloy. Hanggat hindi mo yan pinapa sa ilalim sa Panginoon, hanggat hindi mo yan sinusurrender sa Panginoon, nire-repent kay Lord, ika nga sa IBI natin, hanggat yung mga Israelita hindi natuto sa Kadesh Barnea, yung lesson pabalik-balik. Yung lesson pabalik-balik, not until matutunan po natin. Kaya po, James chapter 1, God commands asking. You should ask God. All right? You should ask God. Commandment 'yun mga kapatid, hindi po siya suggestion. Prayer is not just one of the many options. Okay? Sige, pakita natin 'yon. It's not a suggestion. It's the only option for us to know what to do given our situation. Amen. Mga kapatid, napakaganda po nitong verse na to kasi hindi po last option ang prayer. Hindi to yung last option. Prayer is the only option for us to know what to do in our given situation. When was the last time that we prayed for the wisdom of God? Siguro sabi nung iba, ay hindi ko alam, pinagpipray pala yun. Akala ko pinagpipray lang. Lord, kailangan ko ng ano, kailangan ko ng panibagong phone. Ano? Minsan akala natin, material things lang yung pinagpipray. Hindi po mga kapatid, kahit po wisdom, ito po ay iniiyak kay Lord. Ito ay hinihingi sa Panginoon. Amen? Would you pray for wisdom after you listen to this message? Amen? Ngayon ito po, kaya alam mo na itong si James ay half-brother siya ng Panginoong Jesus, di po ba? Mapapansin natin na yung kanyang text dito, medyo hawig, or hawig talaga dun sa ask and it will be given to you. Kasi sabi niya dun sa James 1, you should ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to you. Alright, yun yung Matthew chapter 7, verse 7. Now, eto po. Yung word na ask doon, alam niyo po, let's look at that next slide. It's in the present tense and it means repeated or continuous prayer. In other words, pag tayo po ay humihingi sa Panginoon ng karunungan, hindi po siya one time lamang. Ito po ay mayat-maya, mga kapatid. Mayat-maya kasi hindi naman nauubos yung ating need upang malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Tama po. Alam niyo po yun, mayat-maya, Lord, wisdom please. Tapos iba may mga times na, alam niyo po yun, yung ika nga nila, you are at your wit's end. Yung siguro, yung iba sa inyo, hindi nyo na alam kung kahit sa mga maliliit na mga bagay, isa kang homemaker, hindi mo na alam kung naubos na lahat ng iluluto mo, lahat ng idea. Diba? Diba? Those are situations na actual, but we can come to the Lord and pray. We can come to the Lord and ask, Lord, bigyan nyo naman po ako ng wisdom. Bigyan nyo naman po ako ng wisdom. Ano na pong gagawin ko, no? That goes for the housewives, the homemakers. Now, probably sa office, hindi mo alam kung paano mo mapapalago yung kota mo. Hindi mo alam paano mo mapapalago yung paghawak mo dun sa staff, yung role, yung paano ka makikitungo sa yung boss, and all those things. So, ang daming pwedeng maging mga issues. Paano mo isusulat yung report mo? Alam nyo po yun, hindi ka naman magaling sa retail. Ang dami. Ano po? That's why prayer or asking is in the present tense. It means continuous. And you know what, brothers and sisters, based on personal experience, mabilis pa si Lord sa alas 5, real time, pag si Lord nag-provide ng wisdom. Okay? Pag nag-provide siya ng wisdom, napakabilis po ni Lord sumagot. The next thing about
asking God is that God gives generously. All right? God gives generously. Hindi lang si Lord nagbibigay. Kung magbigay si Lord, siya ay liberal. Kung magbigay siya, sobra-sobra. Okay? Sobra-sobra. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously. Okay? Who gives generously. Mga kapatid, ang nilalapitan po natin ay ang gumawa po ng, all right, ng billions of galaxies in the world. All right? The Milky Way is just one of the billions of galaxies. So, could you just imagine, He is the source, the infinite source of wisdom. Ang nilalapitan natin ay yung gumawa ng, ano po, libo-libo na mga species ng halaman, bulaklak, hayop, insekto, na hanggang ngayon, ang mga tao nakaka-discover pa rin sila ng mga panibagong mga, ano po, living things, kasi hindi natatapos. When we ask God for wisdom, it's not as if si Lord ay magdadamot o siya ay mauubusan. Brothers and sisters, He is the wisest of all, and all wisdom comes from God. Therefore, we should come to the Lord because He gives liberally. He gives way beyond our expectations, more than we could ever imagine. Ang Diyos po ay hindi po stingy or makuripot pagdating po sa wisdom. He is eager to provide guidance. Now, the Bible says, taste and see that the Lord is good. And what does that mean? For you to prove that God is generous, subukan mo humingi. Alright? So pag feeling, totoo kaya yung sinasabi ni James? Totoo kaya yung pinipreach dun sa church na pag humingi ka kay Lord, bibigyan kanya ng wisdom? Subukan mo muna. Nasubukan mo na ba? Nasubukan mo na ba magdasal, magpray sa Panginoon na bigyan kanya ng wisdom? Alam niyo po, kapag ito ay sinubukan po natin at nakita po natin yung resulta, minsan ang Panginoon napaka-specific eh. Papupuntahin tayo ni Lord sa ganyan, kakausapin niya tayo sa ganito. Nandun yung guidance. Nandun yung guidance dun sa maliliit na steps hanggang sa paliwanag ng paliwanag yung ating sitwasyon, nakaka-addict ang humingi kay Lord ng wisdom. Alright? Nakaka-addict pag nakikita mo na ang ganda kasi nung outcome. Alright? Ang ganda ng outcome pag hinihingi mo kay Lord lahat ng wisdom, nakaka-addict. Gusto mo na talagang lahat. Kaya po, kakabit din ito, you will keep in step with the Spirit. The next is God gives graciously. Alright? God gives graciously. Habang pinipreach ko po ito, nakikita ko kasi kayo ay, nakikita ko yung iba't iba nating mga sitwasyon. Siguro po, we are wondering about our jobs, our future, how to raise up our kids, lalo na pag nagiging matigas na yung ulo nila. Tama po? Kailangan na natin silang disiplinahin. Kailangan na natin silang turuan ng ways of the Lord. Sabi nga nung aking pinakamamahal na yumaong ina, Lord, first time ko maging nanay. Hindi naman ako naging nanay ever. Alam niyo po yung mga, tama ba mga nanay? Diba? Yung hindi mo naman, Lord, hindi na, wala namang ano, college course patungkol sa motherhood. Diba? Tapos pag nakita mo yung anak mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo para siya maging mabuting tao. Para siya lumapit sa Panginoon. And sometimes we end up blaming ourselves na when we see something that's not right, we say, ako yata ang may mali. Ako yata ang kulang ng pagmamahal. Kulang yata ako ng pangaral. Mga kapatid, isa lang ang kailangan natin. Dasal. Okay? Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Amen po! Kung nahihirapan tayo ngayon dyan sa area na yan ng parenting, brothers and sisters, Jesus, our God the Father, is the best parent in the world. He will really show us His wisdom on how to care for our loved ones. And then, God gives graciously. Ito po yung under ng praying for wisdom. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Alright? He gives generously to all without finding fault. Ano ibig sabihin po nito? Ang Panginoon ay nagbibigay ng wisdom at si Lord po ay hindi nang didiscriminate. Meaning, He gives to all whether or not we deserve it.
Okay? Ang ibig sabihin po nito, God not only answers our prayers generously without any hesitation, but He also does it without finding fault, meaning without mocking us, all right? Without reproaching us, all right? It means that the Lord understands entirely our weakness, and He will never make fun of us or belittle us of our failures. He will not say, "Oh no, buti nga sa'yo, hindi ganun si Lord." O, di ba? Sabi ko na, hindi ka nakikinig, hindi ganun ang Panginoon po eh. Hindi po tayo siya kapareho po natin. Pero ang Panginoon, when He gives wisdom, nandun yung kanyang graciousness. Alright? Nandun yung kanyang graciousness. God's purpose is to encourage the saints not to hesitate but to boldly go to Him in prayer. Now, eto po, yung number 3 and 4 na main points po natin, meron pong condition, okay? May qualification para ma-receive natin yung wisdom na hinihingi natin sa Panginoon. Ano po yung una? Pag nanalangin po tayo ng karunungan, kinakailangan manalangin po tayo ng may pananampalataya. Alright? May pananampalataya. So, that's why hindi natin pwedeng sabihin, "Oh, akala ko ba, sabi ni Lord, He gives to all without reproach." Alright? So, ibig sabihin, kahit hindi natin deserve, pero kung mananalangin tayo ng may pananampalataya, isasagutin tayo ni Lord. Okay? Sasagutin niya tayo. Pero kung tayo ay mananalangin nang wala tayong faith, hindi tayo sasagutin ni Lord, pero hindi dahil stupid tayo. Hindi dahil hindi natin deserve, pero dahil may mali sa puso natin. Okay? Kaya po, yung pangatlo, we should ask in faith. Brothers and sisters, the generous act of giving wisdom comes with a qualification. Alright, may condition. Ano po iyon? We must believe and not doubt. We must believe and not doubt. Now, dahil nasa Book of James po tayo, ang James na libro ay kilalang kilala siya doon sa isang chapter kung saan sinasabi ni James that faith without works is dead. Okay? So, can we go to the next verse? Sabi rito, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds?" Alright? Someone claims, "Oh, may faith ako, Lord, penny pong wisdom, please. Oh, may faith ako, ah." Pero sabi nitong si James, "Someone claims to have faith but has no deeds. Can such faith save them?" Verse 17, "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, 'You have faith, I have deeds.' Well, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." Alright? So, mga kapatid, yung pagkakaroon ng faith, ito ay hindi po isa lamang mental agreement. "Oh, kaya ni Lord. Alam ko naman, kaya niya eh. Oh, alam ko naman, gracious si Lord, generous." Lahat po yun intellectual. Lahat po yun mental. Pero dito sinasabi po ni James, ang totoong faith is ready po tayo, willing po tayo na gawin yung tama sa harapan ng Panginoon. Alright? Lalapit tayo pang sa Panginoon, hihingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon kasi yung heart natin gustong sumunod kay Lord. Alright? So, kailangan sa paglapit sa Panginoon, nandun yung active na trust, yung active na faith sa Panginoon na tayo'y nananalangin, humihingi tayo ng wisdom kasi convinced tayo na best yung paraan ng Panginoon at gagawin natin siya with all our hearts. That's faith. Alright? So it's not just mental agreement. Yeah. Alam ko, alam ni Lord, di ba, kung ano yung best. Hindi po. Tinitingnan ng Panginoon, magpa-follow through ka ba, anak? Pag binigyan ba kita ng wisdom, susundin mo ba yung counsel ko? Alright? Kumbaga po sa human beings, alright, pag hihingi tayo ng counseling, tapos hindi naman natin sinusunod yung counseling, ba't pa tayo humingi? Sayang naman yung oras na nag-counsel sa atin. Di ba? Paulit-ulit tayong kinakounselingan, hindi naman tayo nakikinig. Hindi tayo sumusunod. Pero alam niyo po, ang pinakamasarap kapag
merong counseling. Katulad kahapon, sabi nung isang woman natin, isa nating kapatiran, "Pastora, ang laki na po ng pinagbago ng asawa ko. Ano? Kinakain na po niya lahat ng niluluto ko." Okay? Community church tayo. Hindi nyo kilala yun. Ang sarap-sarap marinig para dun sa nag-counsel na kanyang sinunod. Yun pong, yung ipinayo sa kanya. Sabi niya, "Ang ganda na po ng aming relationship. Naayos sila, pati nung anak ko. Kasi sinunod po nila, yun pong word of God." Amen. Brothers and sisters, that's faith. Amen. That's faith. When you act on what is right, that's when it means that you really, really have faith. Pero kapag humihingi, tapos ay, walang follow through, wala pong faith po iyon. Next. All right. So when we pray in faith, we must be committed to do what's right. All right? We must be committed to do what's right. It means that the wisdom that God supplies, we will put into action. Last one. Number four, wisdom is not given to doubters. Brothers and sisters, the Lord sees our hearts. Kung nakikita ni Lord, hindi tayo sincere. Pag nakikita ng Panginoon, ginugoyo lang natin siya. Di po ba? Lumalapit tayo pero sa totoo lang, hindi naman natin talaga i-follow through yung ating paghingi sa Panginoon. Tayo pa rin ang masusunod. Tayo pa rin ang tayo pa rin ang kakamada ng mga bagay-bagay. Ikaw ba gagawin mo? Magbibigay ka ba ng advice kung alam mo naman yung taong kausap mo, hindi siya sincere? Di ba? Sasabihin mo ba yung advice mo sa kanya? Di ba? Mag-iisip ka muna eh. Kahit sabihin ko to, ginagawa naman niya yung gusto niya eh, kahit anong mangyari eh. Brothers and sisters, lalo pa po ang Panginoon, He is God. Amen? He is the Lord. He is God. How can we mock the Lord? How can we insult God? How can we think of God as someone who's just like us, that we can mock Him, we can deceive Him? Alam niyo po yun, hindi po eh, siya ang Diyos. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. So when we come to the Lord, it has to be with a reverent heart. Alright? It has to be with a reverent heart. So in James 1, "But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind." Brothers and sisters, as we have said, faith is active trust. We don't just believe God mentally, but our confidence in God should be translated into obedience. The opposite of faith, sabi po dito, is doubt, which the one who is praying to God must avoid. All right? So very clear. Because the one who doubts, sabi po rito, is like, ano da sabi? Is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Now, eto po, i-qualify natin yung meaning ng doubt, ha? Kasi katatapos lang natin sa Habakuk, di ba? So siguro iniisip natin, akala ko ba okay lang naman ang mag-doubt? Di ba si Habakuk nag-doubt? Pero sinagot siya ni Lord, binigyan siya ng wisdom, binless pa rin ng Panginoon yung prayer niya. Tapos biglang dito, hindi sasagutin ni Lord pag may doubt ka. Alright? Di ba? So bakit nagko-contradict yata? Magkaiba kasi yung ibig sabihin ng doubt sa Habakuk sa doubt dito. Okay? Yung doubt dun sa Habakuk, ito yung common na doubt na meron tayo, nakapareho ni Abraham, uncertain ka kung paano sasagot si Lord. Okay? Uncertain ka dahil yung faith mo ay nanghihinawa. Kumbaga si Abraham, sabi ni Abraham, "Di po ba, matanda na ako, Panginoon. Sino bang gagamitin mo na magiging fulfillment ng promise? Si Ishmael ba?" No? So nagda-doubt siya, pero hindi yun yung doubt na sinasabi dito. Alright? The doubt here is not the doubt that we all struggle with every now and then. So, is James addressing to us when we doubt in this way? Alright? So, uh,
Does it mean that we, if we have doubts, uncertainties, that like the one I said, God's not going to grant our request? Let's define what the doubt here means, okay? The doubting here, I won't mention anymore yung original word nito sa Greek kasi ang hirap i-pronounce, ang haba kasi. Okay? But yung word na doubting dito, alam niyo po ako ano ibig sabihin. Sige, let's go to the next slide. It's a divided mind. Okay? It's a divided mind. Alright? Pag-iisip na hati. Alright? Pag-iisip na hati. A divided mind is at one moment centered on God, and another moment, it's centered on the world. Uy, hindi, di ba? Okay, at one moment, centered on God, and at another moment, centered on the world. Uy, Christian ako ha, love ko si Lord, gusto ko mapunta sa langit. Pero siyempre, gusto ko rin namang yumaman. Di ba? Gusto ko rin naman magkaroon ako ng mga ganito, ng mga ganyan. Alright, gusto ko rin naman, di ba, na umunlad yung buhay namin. Alright? Mga kapatid, hindi po pwedeng, sabi nga ng Bible, dalawa yung masters natin. Kasi, it's either we will hate the one and love the other. Hindi pwedeng dalawa. Which means, ang master, hindi pwedeng dalawang sabay, kinakailangan isa lang yung master. Hindi po pwedeng, we are serving God and at the same time, we are serving money. We are serving God and at the same time, we are serving the world. Otherwise, we have a divided mind. Alright? So, what's the picture of a person who has a divided mind? A person with a divided mind has a double soul. Okay? Double-souled. Dalawa puso niya. Such a person is never spiritually committed, but is always hesitating. Alright? Such a person is never spiritually committed, but always hesitating. Hindi siya tumutodo sa Lord. Hindi siya tumutodo sa Panginoon. Laging merong, tumatapak sa preno. Alam niyo po ba yung mga driver na clutch drivers? Diba? Diba? Ang nipis na nung clutch kasi tawag dito, takot na takot kang mamatay yung engine, diba? So, ipipress mo na ipipress yung clutch, diba? Kasi hindi mo siya ma-let go yung clutch. Alright? So, laging naka-clutch, diba? Mga kapatid, hindi po ganun eh. Kailangan i-let go mo, no? I-let go mo. Buti na lang pag automatic, wala ng clutch. Pero pag manual, may clutch kang tinitimpla mo siya, pero sa umpisa, di mo mabitawan kasi baka mamatay eh. Pero pag natututo ka na, let go mo na yung clutch. Mga kapatid, sa spiritual life natin, it's not a good practice, it's a bad practice to have a divided mind. Alright? To not let go of the clutch. You have to really, really let go of what God wants to do in your life. Meron pong isang kwento. Kilala niyo ba yung isang opera singer? Ang pangalan niya si Luciano Pavarotti. Sabi niya, when I was a boy, my father, a baker, introduced me to the wonders of song. Sabi ni Luciano Pavarotti, he urged me to work very hard to develop my voice. Arrigo Pola, a professional tenor in my hometown of Modena, Italy, took me as a pupil. I also enrolled in a teacher's college. On graduating, I asked my father, shall I be a teacher, father, or a singer? Alright? Ang sagot nung tatay ni Pavarotti kay Luciano, Luciano, if you try to sit on two chairs, you will fall between them. Alright? For life, you must choose one chair. So in this case, are you gonna be a teacher or a singer? Luciano Pavarotti said, I chose one. I took 7 years of study and frustration before I made my first professional appearance.
And it took another 7 to reach the Metropolitan Opera. And now I think whether it's laying bricks, writing a book, whatever we choose, we should only choose one chair. All right? We should only choose one chair. Mga kapatid, kung yung wisdom na iisa lang dapat na-apply ng hindi isang mananampalataya, lalo na sa kanyang career or profession, all the more when it comes to our faith. All the more when it comes to our relationship with the Lord. All right? We cannot sit on two chairs. We will fall in between. A divided mind. Now, to explain further what a divided mind means, James said that he or she is a picture of a sea or like a wave of the sea. So, tingnan natin yung next. The picture of doubt. When you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Hindi naman po siya mahirap maintindihan, di po ba? Ang isang taong hati ang isip para daw siyang alon ng karagatan. At ano po ang sabi? Blown and tossed by the wind. Mga kapatid, ang dagat ay hindi po kailanman magiging still. All right? Hindi iyan kailanman magiging static na kung ano yung itsura niya, yun na yung texture niya. Lagi nang ganoon. Hindi po. Yung dagat, nag-iiba parati yung texture. Bakit po? Sabi po rito, dahil po saan? Sa hangin. Alright? Sa hangin. Ngayon, ang isang tao po na divided ang puso o ang isipan, para siyang alon ng dagat. Laging nagbabago, depende sa direksyon, depende sa lakas ng hangin. Okay? Laging nagbabago, depende sa direksyon o sa lakas ng hangin. He will never trust Christ once and for all and stay the course in allegiance to the Lord. Okay? He will never trust Christ once and for all and stay the course in allegiance to Him. So that's the picture of doubt. Are you doubting right now? All right? Are you doubting right now? If you want to know if you're doubting, test yourself what to do when there are winds. Test yourself what to do kapag meron mga hangin, madali po ba tayong masway? Madali po ba tayong madala? So that's our picture. Okay? That's our picture. Alam niyo po yung nag-commit ka, susunod ka kay Lord. Tapos, biglang meron ka narinig na ganitong isang magandang opportunity. Okay, bigla kami narinig na isang magandang pagkakataon. Pero nag-commit ka na sa Panginoon, nasabi mo, Lord, ikaw lang ang susundin ko. And then all of a sudden, biglang, oh, baka answer to ni Lord sa prayer ko. Okay, so in other words, ang dali po nating magbago. Brothers and sisters, having a divided heart has its consequences. So let's look at the last. Ito na po. Having a divided heart has its consequences. And you know what's the first consequence? Sige po. The first consequence of doubt is God won't answer your prayer. All right? God will not answer our prayer if we have a divided heart. In verse 7, that person shouldn't expect to receive anything from the Lord. Bigat po ng verse, di ba? Ang bigat ng verse kasi napaka-final. Di po ba? Napaka-clear na wala siyang exception. That person who has a divided heart, a divided mind, should not expect to receive anything from the Lord. All right? Should not expect. When a man prays to God with a heart filled with doubt, God does not answer. All right? God does not answer. Do not expect means do not imagine that you will receive anything. Because double-mindedness will block your prayers. God gives generously without reservation, but God desires the sincerity of our hearts.
that when we come to God, it is with faith that we will really do what He tells us to do. The next one, the consequence is spiritual instability. Okay? Is spiritual instability. A double-minded person. The double-minded man, as we have said, has two personalities, has two souls. All right? Alam niyo po, ito malungkot itong part na to. I've experienced this throughout my pastoral career. Okay? Hindi naman career, to put a term to it. Yung may kausap ka sa counseling, tapos lahat ng gusto niya mo na marinig, gusto mong marinig, sasabihin niya. Okay? Pero pagkatapos ng counseling ninyo, all right? Pagkatapos ng counseling ninyo, hindi pala niya minimin yung sinabi niya. It's really, really heartbreaking. All right? It's really heartbreaking. Yung he or she will say what he or she knows the pastor wants to hear, all right? So that you will affirm, you will approve. But after that, he or she will still do what he or she wants to do. Okay? Gagawin niya pa rin yung gusto niya. Napaka-tragic. Two personalities. No? Two personalities. Mas gusto ni Lord yung brutally honest. Mas gusto ng Panginoon yung, Pastor, di ako okay eh. No? Kasi pag nag-image projection pa po tayo, hindi talaga natin gustong ma-fix yung buhay natin. Alright? Ang gusto lang natin, ano po, hindi po gusto natin ayusin Lord yung buhay natin. We are still concerned about preserving our own selves. Ano po? The double-minded, one part wants to try religion. Baka mag-work eh. Sige, subukan natin. But the other part says that he wants to be independent and self-sufficient. Okay? So, si Lord para lang siyang anting-anting. Para lang siyang lucky charm. Pero at the end of the day, gagawin niya pa rin yung gusto niyang gawin. To be double-minded is therefore not a matter of intelligence, but to be double-minded is moral, it is motivational. In other words, it all has to do with a person's heart. Okay? It all has to do with a person's heart. Nagets niyo ba yung sinasabi mo? Oo, nagets niya. Naiintindihan niya lahat. Walang problema. Matalino siya. Nagets niya. Pero alam niyo po, it's not about IQ. Ang pagsunod sa Panginoon is always an issue of the heart. Alright? It's always an issue of the heart. Amen po? Alright? It's always an issue of the heart. Double-minded people have mixed motives and a divided loyalty. Alright? A divided loyalty. Ibig sabihin, hindi talaga si Kristo ang kanyang Panginoon. Divided loyalty because a double-minded person wants to be friends with God as well as with the world. Which means they don't really want the wisdom that they ask of God. James chapter 4, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God." All right, next. Spiritual instability, di po ba? Dalawa yung description sa spiritual instability. Split yung personality niya, split yung puso niya, at ano siya? Unstable siya. All right, unstable.
James calls the double-minded person unstable. He or she is restless, unsteady. You cannot make up their minds. In other words, you cannot depend on their word. All right? You cannot depend on what they say. Wala siyang word of honor. Such people may not be willfully rebellious, but they are unwilling to commit to anything. Always wants to play safe and stay neutral. One person said, many Christians live like corks on the waves, up 1 minute, down the next, tossed back and forth. Parang palitaw. Lulubog, lilitaw. Okay? Lulubog, lilitaw. Yan po yung unstable na tao. Okay? Unstable na tao. At pag unstable, mga kapatid, God cannot rely on us, all right? He cannot rely on us to give us the gift of wisdom that He has, all right? How can He rely on us when we are undependable because we are unstable? In Ephesians 4:14, it says here, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Pag kinumbay natin yung James 1 verse 6, Ephesians 4:14, mapapansin po natin that lack of stableness or stability and immaturity go together. All right? Which means, dun sa Ephesians 4:14 po kasi, an immature Christian is a babe in Christ, tossed to and fro by the wind. Kasi immature pa, baby pa eh. All right? Tossed to and fro by the wind. Di ba ang mga babies, umiiyak, tapos bibigyan mo ng tsokolate, hindi na siya iyak. All right? So, ano siya? Unstable yung kanyang ano. Hindi niya pa alam, wala pa siyang convictions. Instability and immaturity go together. All right? Now, the last consequence of double-mindedness is uselessness in the kingdom of God. Uselessness means wala po tayong gamit sa kaharian ng Diyos. Such a person is double-minded and unstable. Now, notice, it says here, in all they do. All right? In all they do. Hindi ba pwedeng dun lang sa aspect na ito? Hindi po. When a person is double-minded and unstable, ang ganda nga how a person puts it, the double-minded person is consistently inconsistent. All right? He is consistently inconsistent throughout their lives in all they do. So, kahit anong tingnan mo ang kanyang love life, tingnan mo ang kanyang finances, tingnan mo ang kanyang relationships sa kanyang mga pamilya, tingnan mo lahat, inconsistent, all right? Inconsistent po, unstable, hindi lang isang aspect na inaayos pa ni Lord ito, pero the others gumaganda na, hindi po. A double-minded person, yung kanyang buong buhay, ano po, ay inconsistent. Mga kapatid, ang kondisyon ng ating puso ay lumalabas sa ating ginagawa, lumalabas sa ating pong buhay. When we are double-minded and unstable, it affects everything that we do. I like so much what one commentator was saying about a double-minded person. Because a double-minded person is how you are going to describe, all right, a nominal Christian. All right, puntahan natin yon. A double-minded person is how you would describe a nominal. Ano ba ibig sabihin, mga kapatid, ng nominal? Pag sinabi pong nominal, ang ibig sabihin po nito, has a form of religion in his or her life. Hindi mo naman masasabing isa kang atheist, hindi mo sasabing isa kang agnostic, hindi mo sasabing hindi ka naniniwala sa Diyos kasi meron kang relihiyon. Sabi nga po pwedeng
Okay, ang isang nominal Christian consistent siyang nag-a-attend ng church. Okay? Pero bakit ang isang Kristiyano ay nagiging nominal Christian? Because he or she refuses to let God interfere with their daily lives and goals. All right? He or she refuses to let God interfere with their daily lives and goals. At the end of the day, you still continue or persist in our own agenda. Brothers and sisters, there's no submission to the Lordship of Jesus Christ. As a result, the double-minded man is kept from experiencing God's best. If you cannot make up your mind about what's really, really important, you will miss God's best for your life and you will never grow in character. The one who ultimately loses when we are double-minded is none other than us. Therefore, when God refuses our request for wisdom, the cause or the reason is not because God is unwilling, but because the person lacks surrender to the Lordship of Jesus Christ. Amen po. All right. Brothers and sisters, in the end, we cannot blame the Lord. We cannot blame people because in the end, it all goes back to how, to the state of our hearts. It all goes back to our willingness to surrender everything to God. Amen? James chapter 4, verse 8. Submit yourselves then to God. All right? Ano ang gagawin mo kapag nominal Christian ka pala, kapatid? All right? Double heart ka pala. Double-minded po pala yung ating puso. Kailangan po natin mag-surrender completely sa Panginoon. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. And it says, wash your hands, you sinners. And it says, purify your hearts, you double-minded. In James chapter 1, verses 5 to 8, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng isang napaka-gracious na offer. Karunungan. God freely, eagerly, wants to supply wisdom. Pag tayo po ay may problema o dumadaan sa ating pagsubok. To those who come to Him in faith, God is willing and ready. God is willing and ready to give wisdom to us generously and without fault. Let me end po, mga kapatid, sa isang testimony po ng isang Chinese po na isang Christian. Sabi po niya, I walked through the road of life and had fallen into a great ditch. The ditch was filled with depression, discouragement, and sin. As I lay in that ditch, Mohammed came along and said, it's your fault you're in the ditch. You offended Allah, and this is your just punishment. Then Marx came and said, you are in the ditch because of class warfare. You must revolt. But after the government change, I was still in the ditch. Then Buddha came along and said, you're not really in the ditch. You just think you're in the ditch. Okay? It's just an illusion of that mind, of your mind. Be at peace. Then Confucius came by and said, here are 10 steps of self-attainment
by which you can get out of your ditch. If you'll struggle, you will climb out eventually. Sabi po nitong Chinese Christian na to, but as much as I struggled and strained, I couldn't get out of the ditch because it was too deep. Then one day, Jesus Christ came and saw me in my ditch. Without a word, he took off his white robe and got down in the muddy ditch with me. Then he lifted me up with his strong arms and got me out of the ditch. Thank God that Jesus did for me what I couldn't do for myself. Amen. Brothers and sisters, the Bible says in Psalm 86, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name." Brothers and sisters, the way of the Lord is surrender. The way of the Lord is by faith. The way of the Lord, so that we will get out of our ditch, is to give to the Lord our complete trust. Romans chapter 3, verse 25. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. Sabi nga po ng isang awit, "You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me." Brothers and sisters, Jesus Christ is reaching out to you. Amen. He is the only one who can take you out of your ditch. Tayo pong lahat ay tumayo at mag-wakas po tayo sa panalangin. Tayo po muna ay umawit ng isang worship. Pangunahan po tayo ng ating pong worship team. Mercies that rise with the new morn, set me apart apart.
Salamat, 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 Panginoon, sa ginawa po ninyo, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, sa mga sandali pong ito. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong series na bigay po ninyo sa amin, O Lord, upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay lalo pa pong tumibay sa amin pong faith, ay lalo pa po, Panginoon, O Lord, na magtiwala at magtiwala pa pong lalo sa inyo, lalo pa po kami, Panginoon, O Lord, sumunod lamang sa inyo. Lord, sabi niyo sa inyong salita, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He will direct your path. Father God, this, Lord God, is your promise, and you've given us the faith, O Lord. You've given us the faith, Lord, to take you for your word, to take you for your promise, that if we trust you completely with all our hearts, and if we, Lord, allow you to direct our paths, then, Lord, indeed, you will straighten out the path before us. Lord Jesus, we pray that you will remove our divided loyalties. We pray that you will remove, O Lord God, our worldly hearts. Please remove, O Lord God, Lord, our adulterous hearts, O Lord God, that, Lord, wavers between Jesus and the world. Father, we pray, O Lord, that you will indeed, Lord Jesus, help us to surrender everything to you. And Lord, we thank you and praise you, O God, because, O Lord, you will keep, Lord God, your word, that truly, Lord, we will taste and see the goodness of God. Hallelujah! Lord Jesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil tinuturuan po ninyo kami, Lord, to take step, to have faith one step at a time, so that we will grow in our trust. We will grow in our belief, O God, that each day, Lord, we will do what is right in your eyes. Maraming marami pong salamat, Panginoon. And Lord, we are excited. We are looking forward sa gagawin niyo po sa buhay po ng inyong mga anak. Panginoon, na kapag kami po ay sumunod, Panginoon, nanampalataya with an active trust, a commitment to follow through when you give us, Lord, your wisdom. Lord, we can just, Lord God, look forward in faith, Lord Jesus, that there is going to be a bright future. Lord Jesus, you said, O Lord God, that he who walks with you, Lord, will never walk in darkness, but will always have the light of life. Lord Jesus, some of us, we are very confused. We are overwhelmed, Lord, with our sorrows, with our difficulties. And Lord, right now, O God, we surrender to you our whole hearts. We surrender to you our whole beings. Ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang amin pong depression. Binibigay namin sa inyo, Panginoon, ang amin pong discouragement. Panginoon, Lord God, at kami po ay, Lord, nagsusumamo. Amin pong sinusuko ang aming sarili sa inyo. Maraming marami pong salamat, Lord Jesus. You have sacrificed your life for us that you might, O Lord, atone for our sins. Thank you, Lord Jesus, that you've taken away the wrath of God upon our sins, and you have given us instead, O Lord, your love, your mercy, and your favor. Lord, salamat po, Panginoon. Kayo lamang po ang aming sinasamba at patuloy na itinataas, pinapupurihan. We love you, we praise you. This we pray and we ask in Jesus' most glorious and sweet name. Amen and amen. Salamat po.
God bless you, brothers and sisters. Ingatan po kayo ng Panginoon.